Ang pakiusap ko po, ganito lang po. Sana may proper parliamentary procedure dito po na kung may magsasalita, no interference po at nang maliwanagang maigi yung sasabihin. And after that po, we're more than willing to go into an interrogations po. At nang maliwanagan lahat. Dahil ang nakita ko po, they are very abusive. Unang-unang assignment ko po, babantayan ko si Janice Degamo po. And sana po magagawa to sa executive session po. Dahil ang revelations masyado matindi po. If it's not too much to ask po, sana unahin na lang yung sa amin. At tapos pagka after we're done with the our time, sila na naman. And we will be vacating the hall po. You cannot dictate this chair on how to conduct its business. Huh? Whatever the term is, binigyan ko kayo lahat ng tsansa na magsalita. Wala akong pinipili. Ito na ka, Brown. Ikaw yung nagsigaw-sigaw daw kahapon, sabi ni Mayor Diaz. Yes po, ako po. Anong sinisigaw mo? Sabi ko po sa kanya... Sandali, mag-out ka muna. You know, pasensya na kayo ha. These are trivial matters. Pero pag hindi natin ito aksyonan, mag-explode ito, mag-escalate ito ng malaking gulo. Kaya kailangan aksyonan natin ito. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, sir? Thank you. Please take your seat. Tanggalin mo yung kan mo para marinig ka. Wait, okay, Pastor ka rin, Pastor ka rin? Yes, I am Pastor Ray Lapping. Yeah, go ahead. Ang ginawa ko kahapon po, nakita ko kasi yung dalawang kamay po nasa fatal area. Na hello, no? Dalawang daliri po nasa fatal area dito po. Oh. At isang first fist pa ganun po, masama talaga ang mangyari. Kaya po, I try to deter it. Sabi ko, ayaw anak bay. Bastos ka. Sinado ni. Then, sinabi niya sa akin po, hindi kita kilala. Sabi ko, ako si Pastor Lapping. Sinabi niya sa akin, barker ka ni Degamo. There's an inside story about that po. Masasabi ko po yung inside story na yan. Kung ano ako kay Degamo po. Nasa proper forum na po, sasabihin ko. Matindi po to. Matindi po to. Kaya po, ito po ang... I will go to you after. Tapusin lang dito. Ang pakiusap ko po, ganito lang po. Sana may proper parliamentary procedure dito po na kung may magsasalita, no interference po at nang maliwanagang maigi yung sasabihin. And after that po, we're more than willing to go into an interrogations po at nang maliwanagan lahat. Dahil ang nakita ko po, they are very abusive. Kaibigan ko si Ruel Degamo. I am a very close personal confidant. Ang assignment ko po, lima po, unang assignment. That's not true. Yung unang assignment ko po. Sandali lang, Mayor Janice. Reading is a good mag-respectuhan muna tayo dito. Habang may nagsasalita, yes. Huwag tayo mag-interfere dahil... pag kayo rin magsasalita, hindi rin kayo ni-interfer, bigyan natin. Tapusin lang natin. Go ahead. Yes po. Unang-unang assignment ko po, babantayan ko si Janice Degamo po. And sana po magagawa to sa executive session po. Dahil ang revelations masyado matindi po. Yung katungkol sa kanya... Ayokong sabihin dito po kasi may mga pangalan na lalabas at saka mahirap na po. Pangalawa po... Hindi yan Marites, ha? Hindi po. Ha? Ako po mismo. Pangalawa po, assign po ako sa mga simbahan po to penetrate. More than 5,000 churches ang pinapasok ko po. Dati po akong nagpapare, subalit nag-asawa. Pinasok ko lahat ng mga churches po. Si Pastor Nalam ang nagbibigay ng funds para sa amin galing sa mga Degamo po. Number 3 po, pinasok ko po yung grupo ng mga makakaliwa. Dati po akong nakikibaka, hindi natatakot. Iyon ang pangatlong trabaho ko po. Pang-apat na trabaho, to destroy Arnie Tebes.
since 2011 up to the present. Makikita man kami magkakalaban po, arrange namin yan, dalawa ni Governor Roel Degamo. Close kami, yung classmate at schoolmate, galing sa Siliman po. Nung nasa puder ako ng mga makakaliwa po, na dala kami ni Kapulong. Nakapunta ko dito ng Maynila during the 1986 EDSA Revolution sa ilalim ni na Philip at Margie Wayko, sa kanila Erin Taniada at saka ni Mike Defensor bago ako bumalik na Dumaguete po. Marami pa po kung pag-usapan natin, lalabas yung mga pangalan ng mga tao na mga matitindi ang pangalan. Mag-example lang po ako. My assignment is from the north to the south. Sabihin ko po, ang assignment ko po sa Hilaga at puntang Timog. Galing po sa Tabara Group, papunta doon sa Leonardo Panaligan hanggang sa Maliari Command po ng Alex Bongkayo Brigade po. Sasabihin ko lahat po in executive session. Sana andun si Janice at saka si Pritch Diaz. Sapagkat po, pag may tao tayong sasabihin, the most guilty of this, sasabihin ko na. Siguro ako dahil ako yung napaka-sensitive yung trabaho. Si Janice sa Kesya yung nagpa-funding. Si Pritch Diaz po dahil yung mga sinabi nila na galing sa custom yung kinita nila sa red, sa yellow at sa green lane. At sa yung mga connections ni Fritz Diaz po sa sinasabing Sunny Lagon. At sa iba pa po, sana sa executive session po. Okay, okay. So, you're going too far sa ating imbisigahan na nangyari kahapon. But anyway, I will entertain you in an executive session. Yes po. Thank you po. You're using si Mayor Janice muna. Then afterwards, ikaw. Mr. Chair, I think our reason for coming here is to go over the deaths of the governor along with the others who died before him, pointing to the same mastermind. I wrote a letter to you 2 times. The first one, we managed to come up with a resolution but failed to meet at the Senate halls while the governor was still alive. The second time, you have given us this chance to be heard. I just would like to suggest that since we have been here since yesterday and the time allotted is for that purpose, for the governor along with the others, if I may suggest, shall we continue with those victims and then after all of the victims that came here to air out their sentiments regarding the deaths of their loved ones as well as abuses, pwede namang sila na naman because kung titignan natin ng maigi, parang nakikisakay sila. That's why I would like Yusek Egko to come because there was a time when we met. I encourage him to write a letter to the Senate as well telling them na pareho kaming sumulat. Pero napunta sila dito because I wrote that letter and that resolution that we asked from you. If it's not too much to ask po, sana unahin na lang yung sa amin. At tapos pagka after we're done with our time, sila na naman. And we will be vacating the hall po. Kasi parang like Jerome Nalam who said he was invited, he was not included in the list of resource persons to come. Kaya I think nararapat lang po, if I may ask from you sir, na yung mga hindi natin natapos na mga kasama, yun muna ang i-entertain natin. Afterwards po, you still have the time, yes, to Mayor, entertain you, them as well. Cut you short, Mayor. Alam mo, you cannot dictate this chair on how to conduct its business. I am merely asking. But, whatever the term is, I am running the show. I am running the investigation, and please, that is subtly
dictating me on how to do my job here as chairman. Binigyan ko kayo lahat ng tsansa na magsalita. Wala akong pinipili. Kaya naman siguro, please bear with me. Napakalaking trabaho po ito, Mayor, kung sana maintindihan mo. As I explained earlier, inuuna ko lang itong mga unfinished business natin din. I will go to, unahin ko yung resource persons na dala ninyo. Ito namang sinabi mo si... Sino yun? Si... Hindi daw imbitado ito? Sino bang... Character assassin. Invited. So invited pala itong... Kwan, invited itong sina si Lapping at si Jerome Kwan. Nalam. Victim ba sila po? I would like yes, to... Yes, lahat ng pinupo po dito ay kasama yan sa invitation. Yes, because I would like to ask if they have been victims too. The ones with us are not reporters, they are not barkers. Those who are with us are victims of harassments, murders. As I have said, Lapping ko, is Parker of Cateveses po. And come to regardless, came to character assassination. Please, do not just judge na in-interte natin yung mga barkers dito. Wala akong pinipili, barker ka man o hindi, victim ka man o hindi. If you come here, dahil invited ka, then we'll hear you. That's for the interest in the interest of fairness. Pinapakinggan ko kayong lahat. Thank you.